What's up guys, this is Engineer Jack and this is Construction Estimates. So first, let us define an estimate. So an estimate for any construction work may be defined as the process of calculating the quantities and cost of the various items required in connection with the work. So usually, yung mga in-estimate natin dito is material cost. Just like these pictures, meron tayong gravel, nails, steel, cement. We have also labor cost. Siyempre, mag-estimate din tayo kung gaano karami yung laborers natin or workers para matapos yung project. And yung number 3, meron din tayong mag-estimate din tayo ng project schedule. So, ano ba yung duration of our project, kailan tayo mag-start, and kailan yung deadline niya. So, for this presentation, magfo-focus lang tayo sa materials cost. So, ano bang purpose of our estimation? So, yung una, how much money or gaano ba karami yung kailangan ng owner or yung client para matapos yung project natin. Number 2, syempre, mag-estimate nga tayo ng quantities of materials. Ano ba yung karami yung materials natin na gagamitin or ano-anong materials yung kailangan. So, number 3, we will also calculate the number of workers. Number 4, assess the requirements of tools and equipment required. So, ito number 4 guys, depende kasi especially pag maliit lang yung project or mga residential lang, wala tayo mga heavy equipments, more on mga maliit lang na tools, mga ganun. And number 5, syempre, mag-fix din tayo ng completion period. So, kailan ba talaga yung deadline of our project? And number 6, after natin ma-fix up yung completion period, saka tayo makapag-draw up ng construction schedule and program. Diyan na talaga natin may schedule yung works, yung trabaho natin sa project. So, we have also different types of estimates. So, yung una, yung detailed estimate, and pangalawa is yung rough estimate. So, magkaiba yan. So, unahin ko muna yung detailed estimate. So, yung detailed estimate, this includes the detailed particulars for the quantities, rates, and cost of all the items involved for the satisfactory completion of the project. And this is the best and the most accurate estimate that can be prepared. Kasi nga dito, sa detail, iisa-isahin talaga natin yung materials, alamin talaga natin kung gaano karami sila. And yung rough estimate naman, this is an approximate estimate to determine the approximate cost in a short time. So usually, yung mga engineers and architects, gumagamit sila ng area method or yung rule of thumb. So kumbaga, nakabase sila sa experience nila. And for example, yung area method nga, may mga value sila na naka per square meters. For example, 20,000 pesos per square meter. So yung square meter na yan, that is the floor area of the project. So, i-multiply lang yan na value sa floor area of our project. Then, yun, makukuha agad natin yung project cost. Pero take note ha, yung project cost kasi, that is material cost and labor cost. So, sum yung dalawa na yun. So, kung materials cost lang, so, pwedeng magbawas pa sa 20,000 na yan. Pero guys, yung 20,000 na yan, that is example lang. So, pwedeng mas mataas dyan or pwedeng mas mababa talaga of our area method. So, for materials guys, for estimate, ito lang naman yung common na ina-estimate natin dito sa construction. So, we have concrete, masonry, steel reinforcement, lumber, forms and scaffolding, roofing materials, hardware, staircase, tileworks, and painting. So, as you can see, meron akong dito nilagay na box kasi in-indicate ko yan na that is for structural works. Kasi yung tileworks and painting, that is considered for architectural works. Pero, syempre, sa civil engineering, kailangan din natin malaman kung paano mag-estimate yan kasi madali na lang naman yan. So, usually, by area method din yung pag-compute or estimate ng tileworks and painting. But for this presentation, guys, or for materials, magkofocus lang ako sa tatlong materials muna. So, yung una, for concrete, ito yung mga materials natin na kailangan ma-estimate. Number of bags of cement, sand or buhangin, gravel or graba. And pangalawang material is for masonry. Meron din tayong iba't ibang components dyan. So meron tayong CHB or tinatawag ng concrete hollow blocks, just like this picture. And meron din tayong cement mortar and cement plaster. So yung cement mortar, yan yung nilalagay natin sa butas ng ating hollow blocks. And ginagamit din natin yan for layering. So after natin mapuno yung butas, syempre papatong pa tayo ng isang layer. And that is cement mortar din. So yung cement mortar and cement plaster, that is combination of water, cement, and sand. So walang gravel dyan. So sand
slammed and cement lang. And yung cement plaster naman, yan yung nilalagay naman natin sa face of our CHB or concrete hollow blocks. So as you can see, naglagay ako dito guys ng steel reinforcement kasi meron naman talagang bakal tayo sa masonry or yung wall natin. Yung number 3, ito na nga yung steel reinforcement natin. So just like this picture, yan yung steel bars na tinatawag natin. And meron din tayong mga iba't ibang names dyan depende sa structural members natin. So una, meron tayong main bars. Ginagamit ko yung term for beams or columns. And meron din tayong stirrups. So yung stirrups na yan, that is for beams. And for lateral ties, that is for columns. And for temperature bars naman, pwedeng sa slab. Para makonnect natin yung mga steel reinforcement natin or magkaroon tayo ng joints, gumagamit tayo ng tie wire. Or itong picture na yan, or sa Tagalog, ang tawag dyan is alambre. Ngayon, for concrete guys, usually, yan lang yung mga kinukompute natin. So, yung number of bags of cement nga, the volume of sand or fine aggregate, and kinukompute natin naka cubic meter. And the volume of gravel naman or coarse aggregate na naka cubic meter din. And meron din tayong kitawag na concrete proportion. Okay, may kinuha ko guys sa table from a book, ng book natin that is Simplified Estimate, and yung author si Max Fardo. So ito yung table na 1-2, this is the concrete proportion. So meron tayong class, meron din tayong mixer, cement. So meron tayong dalawang klase of cement. Meron tayong 40 kg per bag, and meron din tayong 50 kg per bag. So yung 50 or 40, ginagamit kasi kadalasan yung 40 kg for residential structures, and for 50 naman sa malalaking projects, kunwari, or example, commercial buildings. And yung sand naman or buhangin, and meron din tayong gravel na naka cubic meter. So yung classes natin of our concrete, meron tayong class AA. So ngayon guys, meron din tayong tinatawag na class AAA or AAA. So itong AA lang. Tapos meron tayong class A, class B, and class C. So sa mixer, kung babasahin natin yan, that is 1:1.5 or 1.5:3. Ibig sabihin yan, sa isang sakong semento, kailangan natin ng isa't kalating sako ng buhangin or sand and tatlong sako ng gravel. So yan yung ibig sabihin yan. That is for class AA. So kung mapansin nyo, habang nagbababa tayo ng class, so kung gawin natin yung class C, sa isang sako ng semento naman, kailangan natin ng mas maraming sako ng buhangin, which is 3, and mas maraming sako ng gravel, which is 6. So dito guys, that is for cement, sa gitna, that is for sand, and sa dulo, that is for gravel. So dito naman, meron tayong nakakitang numbers, so meron tayong 12, 9.5, 0.5, and 1. So ang tawag dyan guys, that is multipliers. So minimultiply natin yan ng values for the volume of concrete para malaman nga natin yung number of bags of cement, the volume of sand or fine aggregate na naka cubic meter, and the volume of gravel or coarse aggregate na naka cubic meter din. And para mas maintindihan natin guys kung bakit mayroon tayong iba't ibang klase ng mixture, so meron tayong class AAA or AAA, AA, A, B, and C, nakadepende kasi sa mixture siya. So kung mapansin nyo, mas kokonti lang yung gravel and sand sa isang sako ng semento, mas malakas yung concrete strength niya. Kasi nga, meron siyang, for class AA, meron siyang 35 megapascal na concrete strength. Unlike sa class C, meron siyang 7 megapascal lang na concrete strength. So mas mahina siya compare sa class AAA. Kaya very important din guys, malaman natin or kung anong gagamit natin na class mixture of our concrete. So take note guys, itong values for concrete strength, that is approximate values lang. So hindi yan accurate talaga. So ngayon, para malaman natin kung gaano ba kalaki yung volume of our bags for sand and gravel, meron tayong tinatawag na measuring box. So for 40 kg cement, yung volume of sand na kailangan natin is yung volume of this cube lang. So that is 0.3 times 0.3 times 0.3. So pwede nyo guys i-pause yung video and i-calculate yan. And that is 0.027 cubic meter. Pero kung gagamitin natin is for 50 kg cement, or yung ginamit natin na cement is 50 kg, syempre yung gagamitin natin na measuring box, itong dimension naman na 0.32 by 0.32 by 0.33, and that is 0.33 cubic meters. So that is approximate lang kasi nag-round up ako dyan. Yan yung volume ng isang sako ng gravel or sand. Yan yung ibig sabihin yan. So para mas maintindihan natin guys yung pag-estimate ng concrete, meron ko dito ang example problem. So for this two-story residential building, so just like this picture,
Compute the number of bags of cement to be used and the volume of sand and gravel in cubic meters. So first step, we need the structural drawing details of the following. So una, kailangan natin ng details ng footing, columns from footing yan, beams. Yung beams natin meron tayong for second floor, or for roof, and for footing tie. So yung footing tie, nasa ilalim yan or nasa underground. And meron din tayong slab, so meron tayong hanging, on grade, and for roof. So depende, kasi may mga residential buildings tayo guys today na yung roof natin is naka roof slab na. And yung hanging, ibig sabihin ng hanging, ito yung slab sa second floor. Tapos yung slab on grade naman kasi, ibig sabihin ng slab on grade, yan yung slab on soil or naka-rest sa soil natin. Or ito yung ground floor na slab. So for example, mag-estimate tayo guys ng volume of our footing. So i-check muna natin yung sa structural plans natin, yung foundation plan. So as you can see in the figure or picture, meron lang tayong isang designation for our footing. Ibig sabihin, isa lang yung design natin for our footing. So meron tayong CF lang. So as you can see, yan yung mga squares na yan. Yan yung footing natin. Yan yung nasa ilalim underground of our soil. So lahat sila squares. So yung kailangan natin is yung dimension niya and yung thickness or yung depth niya sa soil natin. So una, bilangin muna natin siguro kung gaano karami yung footing natin. So I think we have 9 footing. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So meron tayong 9 footings. So yung meron din tayong dimension yan. So meron tayong detail din dito na column footing detailed plans. Kailangan nyo lang yan i-check guys sa structural plans para malaman natin yung dimension of our footing. So nakalagay dito na 1.5 meters yung length and width niya. So this is square. And kung kulang yung given natin, check pa natin sa ibang part ng drawing guys ng structural plans. So nakalagay naman dito sa typical column footing detail section, meron siyang nakalagay naman dito na 0.4 na depth. Kasi ito lang guys yung footing natin. Parang slab lang na maliit na yung dimension niya is 1.5 meters by 1.5 meters. And yung depth niya is 0.4 meters. So para makompute natin guys yung volume of one footing, equivalent lang yan sa area of the footing times yung depth of the footing. So yung area niya, yung nakita natin kanina, that is 1.5 by 1.5. And yung depth niya is naka 0.4 meters nga or 400 millimeters. And that is 0.90 cubic meters. Pero syempre, meron tayong siyam na footing, so ibig sabihin, mag-multiply tayo ng 9 and makukuha natin na 8.1 cubic meters yung volume of our footing in total. So after natin guys makompute, kailangan natin balikan yung given na table ni Max Fardo from Simplified Estimate. So that is table 1-2, concrete proportion. And for example, hindi given guys yung class ng mixture na kailangan natin, use class A for residential buildings if not given. Ibig sabihin, yung kailangan natin ito, and yung kitay ng natin is yung mixture na 1:2:4, and itong multipliers. So yung meron tayong 9, 7, 0.5, and 1. So kung residential to guys, dapat yung gagamitin natin depende sa available. Pwedeng 40 kg or pwedeng 50 kg. Depende sa distributor natin. Pero kung yung available lang is 40 kg, use 9 or yan yung multiplier natin. So for example, yung 40 kg nga yung available. So para makompute natin yung number of bags of 40 kg cement, yung i-multiply natin sa nakompute natin na volume of concrete for footings na 8.1 cubic meter is yung 9 kasi yung 40 kg yung gagamitin natin. Pero kung 50 kg of cement yung gagamitin natin, yung i-multiply natin is 7. So as you can see, mas malaki na kilogram yung cement na ginamit, mas maliit yung value. Kasi nga, mas marami yung volume niya. So 8.1 times 9, that is 72.9 or let's say 73 bags. So yan yung kailangan natin na bilhin, number of bags of 40 kg cement. Now, for volume of sand naman, yung i-multiply natin sa volume of concrete na 8.1 is yung 0.5 and that is 4.05 cubic meters or that is 150 bags of sand. And for volume of gravel naman, yung i-multiply natin sa volume of concrete na 8.1 is yung 1 value or that is 8.1 cubic meters or that is 300 bags of gravel. Baka yung magtanong sa inyo, paano ko ba nakuha yung 150 bags and 300 bags? So yung ginawa ko, sabi ko kanina,
For 40 kilograms cement, sa isang sako ng buhangin, meron siyang equivalent na 0.027 cubic meters. So, para makuha natin yung number bags of sand, magdi-divide lang tayo ng 0.027 sa 4.05. Kaya ako guys, nakuha yung 150. So, pwede nyo guys i-pause yung video and i-check yung pagkakalculate ko kung tama ba yung na yung 4.05 divide 0.027, that is 150. And yung 8.1 naman, pag dinivide natin sa 0.27, that is 300 din. So, para ma-check natin kung tama talaga, as you can see, dapat nga class A yung ginamit natin. Ibig sabihin, yung mixture natin sa isang sakong semento, dalawa yung kailangan natin na sako for buhangin, and for gravel naman or graba, kailangan natin apat na sako. Pag nag-multiply tayo ng 2 dito sa 73, dapat almost 150. So, as you can see, 73 times 2, that is 146. So, almost 150. Medyo sobra na nga. And kung apat naman ang kailangan, so ibig sabihin, times 4 naman. So, pag nag-multiply tayo dyan, less than 300 naman. So, sobra pa din yung 300. So, tama pa din. So, pasok pa din siya sa 1:2:4. So, yun.